Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Servisyong OFW. Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Happy Friday, kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East countries, Amerika, sa Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia at ng mundo. Hello na rin po sa mga seaman po natin na nasa mga cruise ships, cargo ships, sa iba't ibang mga karagatan throughout the world. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFWs at sa kanilang mga pamilya na nasa Pilipinas. Samahan niyo po kami sa isang oras ng makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Roman Guevara ng Rise Up Ministries. Magandang umaga rin sa nakikinig sa 1143 DZMR Santiago Isabela. Happy listening din sa mga nakatutok sa 1233 DYVS Bacolod, maging sa 1116 DXAS Zamboanga City. Narinig din ang serbisyong OFW sa Pinoy Connection sa ating YouTube channel, FEBC Radio TV. Sana po ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at sa cable sa channel 185 sa Signal or CIGNAL. Ito ay sa pakipagtulungan ng GCTV. Halina at samahan nyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu na kanilang mga pamilya. Dito lang sa Servisyong OFW, FEBC Radio TV. Miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro. Magandang umaga, tangali, apon gabi, madaling araw sa lahat po ng present ngayon sa Servisyong OFW. Ako po muli si Pastor Roman Guevara ng Rise Up Ministries. Naka-base po tayo, ang ating base of operations ng Rise Up Ministries ay sa Dubai, United Arab Emirates. Ngunit sa kasalukuyan, as this video is being aired, tayo po ay nasa Pilipinas. Tayo po ay nasa Pilipinas. Samahan niyo po ako sa ating mga magiging travels din in the future, sa ating pagbalik sa Middle East, dyan sa Dubai, UAE, pagpunta sa iba't ibang mga bansa sa gitnang silangan tulad ng Doha, Qatar, ng Bahrain, ng Oman, ng Kuwait, ng Saudi Arabia, Israel, and many others. Samahan niyo po ako pag pumupunta tayo dyan sa mga lugar na yan. May mga pagkakataon na yung ating programa. You're gonna be able to hear us and watch us here sa Servisyong OFW every second Friday of the month. At pag tayo napupunta sa iba't ibang mga lugar, tulad ngayon, nandito tayo sa Pilipinas. Pero later on, babalik na tayo sa ating base of operations sa Dubai, UAE. At pagpunta sa iba't ibang mga bansa, hindi lang sa Middle East, even dyan sa Europe, sa Australia, sa New Zealand, sa Southeast Asia, sa Japan, for example,
and even in North America, sa Canada, United States, and other places. Samahan niyo po kami, minsan doon po yung setting natin. At tulad ng ginagawa po natin dito sa servisyong OFW, ay nais nating magsilbi sa mga OFWs natin throughout the world at maging sa kanilang mga family members. Magbibigay po tayo dito ng mga payo na ang tawag po natin ay patnubay ni Kuya. Mga payo that we pray will be a blessing sa inyo po. At ganoon na rin, mga Bible verses in support nitong mga patnubay o mga payo para sa mga kababayan po natin. As well as interviews ng OFWs, ng kanilang mga family members, ng iba't ibang mga may kinalaman sa pagiging isang OFW, whether ito ay mga government officials, ito ay mga NGOs, mga churches, ministries, and pastors in the Philippines and throughout the world, and we will interview them. And hopefully, yung mga subjects na ating mga dinidiscuss ay mga relevant subject matters that would truly benefit everybody who listens. And for today, ang ating patnubay ni Kuya, para po sa araw na ito, ay pinamagatan po nating Huwag Iasa sa Iba. Ang patnubay ni Kuya para sa araw na ito, para sa ating OFWs and their families, huwag iasa sa iba. Ano ba ibig sabihin yan? Huwag iasa sa iba ang mga plano mo sa buhay, lalo na kung may gastusin na involved. Gano'ng karami sa inyo na nakikinig, nanonood, especially sa social media din, ano? Eh, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section natin. Gano'ng karami sa inyo ang nag-a-agree dyan? Eh, kung kayo nakikinig, nanonood, lalo na through social media, dyan sa Facebook, for example, eh, kindly type there in the comment section. Amen. Nag-a-agree ako dyan. Huwag iasa sa iba. May mga plano tayo sa buhay eh. May mga gusto tayong mangyari. Eh, naku, huwag natin iasa yan sa iba na sila ang gagawa niyan para sa atin. Hindi naman masama na humingi ng tulong. Hindi naman masama, lalo na pag nag-uumpisa ka, na wala ka pa masyado ng kung ano-ano, eh, di kailangan mo humingi ng tulong kung kani-kanino. Mga kaibigan, kamag-anak, at kung kani-kanino pa. Pero yung ano, umaasa ka na lang lagi sa kanila. May mga plano kang bilin. May mga plano kang gawin. Wala ka naman pera. Pero ang iniisip mo, meron kang kamag-anak na mayaman. Ang iniisip mo, meron kang kaibigan na mayaman. Kaibigan, kamag-anak. May trabaho kasi siya. May negosyo kasi sa Pilipinas. At ito, lalo na, may kaibigan o kamag-anak ang OFW. Abay, iniisip natin lagi na lahat ng mga nakapag-ibang bansa, eh, sobrang mapipera at wala silang mga gastusin doon. At kung lalapitan natin sila, inaasahan natin na lagi silang magbibigay sa atin. You know? Siyempre naman, di ba, may mga buhay din yun. May mga obligasyon na rin yun. At minsan nga, kahit yung sa mga existing na obligation nila, hirap na rin sila. At plano na rin pala nilang sabihan yung mga umaasa sa kanila na hindi na rin nila kaya talaga din yun. Ano? Naku, maraming kwentong ganyan. Isang miyembro ng pamilya ang naging OFW. Isa lang. Tapos ang umaasa na sa kanya, lahat ng kanyang mga kapatid. Buti pa kamo yung magulang eh, yung nanay at tatay, kasi syempre naman talaga, no? Ang isang OFW, sa abot ng kanyang makakaya, eh lalo talagang dapat tumulong sa kanyang nanay at sa kanyang mga tatay. Pero yung lahat ng mga kapatid, lalo na kung yung mga kapatid eh, mga may pamilya na rin, mga may edad na rin, at dapat ang mga nagtatrabaho na rin. Mahirap naman dun lang sa iisang OFW, umasa lahat ng mga kapatid. Minsan pa nga, iba pang mga kamag-anak, tulad ng mga uncle, auntie, mga pinsan, ganun. Yung tumulong paminsan-minsan, okay lang yun. Pero yung talagang aasa na lang tayo lagi dun sa nag-iisang OFW in the family, something is really wrong with that. Diba? Kaya ikaw mismo ngayon, kung ikay nasa Pilipinas, halimbawa, no? At sa kasalukuyan, talagang ganyan ang sitwasyon mo financially. May mga plano ko sa iyong buhay. Magsumikap ka din. Magtiyaga ka din. At kung kinakailangan, mangibang bansa ka din. Dahil naranasan mo na rin siguro
na humingi ka ng tulong sa isang OFW na bigo ka. Naranasan mo na rin siguro yung humingi ng tulong sa isang taong may utang na loob din sa iyo na bigo ka. Diba? Huwag iasa sa iba ang mga plano mo sa buhay. Lalo na kung may gastusin na involved. In life, maraming paraan kung paano pwede natin may ahon ng sarili sa kahirapan. Unang-una na rin dyan, syempre, kung may pagkakataong mag-aral, mag-aral talaga ng mabuti. Mag-aral at sikaping makapagtapos. Whether ito ay sa isang pribadong eskwelahan o kahit pa sa public school, meron tayong mga kilala na kahit anong hirap pero nagsumikap, naging scholar pa at naging malaking tulong. Yung pagtatapos niya sa pag-aaral para maiahon ng kanyang sarili at yun nga rin, makapag-ibang bansa. Yung iba naman talagang sa pagtatrabaho. May mga panahon na kahit gusto mo mag-aral, hindi ka naman makapag-aral, kailangan pagsikapan mo, pasukin ang anong pwedeng pasukin. Mag-apply kung saan pwede mag-apply. Hindi masisiro sa totoo lang ang taong nagtsatsaga. Hindi masisiro sa totoo lang ang taong magsisipag. And then of course, ang isa talagang major way by which ang buhay ng isang tao nagkakaroon talaga ng advancement, yung pagbibusiness yan, yung pagnenegosyo. And again, hindi rin kailangan minsan isang napakalaking kapital, no? Minsan isang magandang idea and a very small amount of money can go a long, long way sa isang tao talagang may pangarap at pagtsatsaga. I remember one time, may isa akong kaibigang naging matagal ng OFW tapos nag-for good siya, naging maganda buhay na niya. Tinanong ko siya, sabi ko, Kuya, paano ba makaahon sa kahirapan? Ano ba mapapayo mo? At hindi ko makakalimutan yung pinayo niya, napakasimple lang. Mag-decide ka na ayaw mo nang maging mahirap. Mag-decide ka na ayaw mo nang maging mahirap. Minsan, dun lang talaga yung nag-uumpisa. And with that in mind, mag-effort ka ng lahat ng effort na pwede mong maibigay and you will finally find yourself later on na talaga nakakaawa na sa kahirapan. Kaya yung mga ilang yan na nabanggit, yung kung pwedeng mag-aral, mag-aral at magtapos. Yung magtrabaho, magsumikap talaga, maghanap ng trabaho, hindi ka masisiro niyan talaga, basta magtiyaga ka at syempre yung pagnenegosyo. At dahil ito ay servisyong OFW, talaga naman, minsan yung iba sabi nila, magtrabaho ka dito, halimbawa sa Pilipinas, ang sahod mo naman ay maliit. Ang promotion mo ay kitagal. With the same effort, gawin mo sa ibang bansa, mas malaki yung inatatanggap. Minsan twice, minsan thrice the amount, or minsan more than that. Siyempre, yung pagnenegosyo, hindi naman lahat talaga nakapagnegosyo agad-agad. Kaya nga, consider mo rin nga yung pag-OFW, yung pagtrabaho sa ibang mga bansa. In our next episodes, isa po yan sa pwede nyo abangan na pag-uusapan dito sa servisyong OFW. Yung papano nga maging isang OFW. How do you become an OFW? Sa iba't ibang mga bansa, may mga iba't ibang mga paraan. Sa iba't ibang mga profesyon, may iba't ibang mga paraan. At we'd like to cover that and discuss that in our future episodes as well. Paano ba maging isang OFW? Lalo na dun sa mga hindi pa OFW at nangangarap na maging OFW din. Kasi nga, yan yung patnubay ni Kuya for today, no? Minsan pa nga ilabas natin yan sa screen. Yung patnubay ni Kuya natin for today, ang pamagat, huwag iasa sa iba. Yung patnubay ni Kuya for today, huwag iasa sa iba ang mga plano mo sa buhay, lalo na kung may gastusin na involved. Para ito dun sa mga nasa Pilipinas na umaasa sa kamag-anak ng OFW, para din ito doon sa mga OFW na meron din mga pinaplano sa kanyang buhay in the future. Isa sa kasi sa masakit na ugali, masama ugali minsan ng mga tao yan. May mga balak. Tapos gusto kong bumili ng ganitong lupa. Gusto ko bumili ng ganitong kotse. Gusto ko magkaroon ng ganitong bagay. Tapos ang iniisip mo, pera ng iba. Paano mo mauutang? At minsan nga hindi pa utang. Paano mahihingi dun sa iba? Para matustusan yung pinaplano mo. Huwag
umasa sa iba. There's a Bible verse that I would like to share with you today. At yan ay matatagpuan po natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 11 to 12. 1 Thessalonians chapter 4 verses 11 to 12. Kung saan ang sabi, "And to make it your ambition to lead a quiet life, you should mind your own business and work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody." Ang ganda nung sabi dyan sa 1 Thessalonians 4, 11 to 12, isa-isayin natin, sabi, "Make it your ambition to lead a quiet life." Kindly type that in the chat room, kindly type that in the comment section. Kung nanonood kayo sa social media, dyan sa Facebook, type nyo nga dyan, a quiet life. I-type nyo nga dyan sa chat room, dyan sa comment section, a quiet life. Sino sa inyo gusto noon yung tahimik na buhay? Eh ako gusto ko noon. At alam ko marami sa inyo gusto rin yun. Pero paano ba gumugulo ang isang buhay? Maraming paraan. At isa na rin dyan kung bakit magulo ang buhay ng isang tao, yung umaasa siya sa iba. Isa sa mga panggulo ng buhay ay yung umaasa tayo sa iba. Hihingi ka ng pabor. Hindi ka pagbibigyan. Magagalit ka. Mag-aaway kayo. Naku. Nagkakaroon tuloy naman ko ng mga drama ang buhay ng mga pamilya, ng mga magkakaibigan dahil dyan. Pero tignan mo yung mga ano, yung mga magkakaibigan at yung mga pamilya na yung steady lang sila at laging masaya. Kasi walang issue sa pera yung mga yun. Walang issue sa pera yung mga yun. Pero pag nagkaka-issue sa pera ang mga relasyon natin, ako dun gumugulo yan. Kaya gawin nating ambition yun, to lead a quiet life. And in relation to our discussion for today, ang application niyan is yung huwag umasa sa iba. Huwag kang umasa sa iba. Kaya nga ang sabi diyan, you should mind your own business and work with your hands just as we told you. Ano ang translation niyan sa Tagalog? Magtrabaho ka. Magsumikap ka. Sa lahat ng mga nanonood nito, especially right now sa social media, kindly type that in the chat room. Kindly type that in the comment section, magsumikap ka. Kindly type that in the chat room, kindly type that in the comment section, magsumikap ka, sabi niya dyan. And furthermore, it says in 1 Thessalonians 4, verse 11 to 12, so that your daily life may win the respect of outsiders. Totoo naman yun. Hindi ba't ginagalang talaga natin, hindi lang naman yung mapere. Ginagalang natin yung maayos sa buhay. Ginagalang natin yung maayos sa buhay. Di syempre, maganda kung talagang sa pagsusumikap mo, whether sa pag-aaral, pagtatrabaho, pagnenegosyo, at lalo na bilang OFW, eh yumaman ka talaga, yung magkaroon ng tinatawag na ano, breakthrough sa buhay. Pero hindi naman talaga lahat ng tao magiging ano eh, magiging napakayaman. Hindi naman talaga lahat ng tao magiging bilyonaryo, magiging milyonaryo. May mga tao talagang para sa ganun eh. Pero lahat ng tao pwedeng umayos ang buhay. Lahat ng tao pwedeng umayos even financially. Lahat ng tao pwedeng umayos ang kanyang buhay that as a result, you will win the respect of others. You will win the respect of others. Kindly type that in the chat room. Kindly type that in the comment section. Igagalang tayo. Kindly type that in the chat room. Kindly type that in the comment section. Igagalang tayo. Yung walang masasabi sa iyo ang tao, imposible yun. Yung walang masasabi sa atin ang tao, imposible yun. Kasi kahit ano pa, kahit sino ka pa, lagi may masasabi ang tao sa atin. Pero at the very least, pag tayo maayos sa buhay, maayos financially, hindi tayo umaasa. We are not dependent on people. Eh, doon makikita mo people will respect you for that. Dahil sabi nga dyan sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 11 to 12, so that you will not be dependent on anybody. Meron siyempreng ilang mga ano exemptions dito na dapat nating unawain. Like for instance, kung halimbawa mga magulang natin o mga lolo't lola
na sobrang nagkaedad na, wala na silang kapasidad para masustain nila ang sarili nila financially. Minsan may ganun. Ano? O di kaya yung mga may matitindi, malulubha at mga seryosong karamdaman that prevents them from being able to work or to do business or even to go abroad. Pero they're part of our lives. Di syempre may ganung mga ano mga naiintindihan nating exemptions to this, no? At hindi natin pinatatamaan yung mga tao na wala na silang kapasidad to do anything for themselves financially. Pero meron sa atin na kung tinatamaan, dahil talaga naman, alam mo na, naku, nabubuhay ka ng umaasa na lang kung kani-kanino. At kahit pa nga, ito yung mga mahal mo sa buhay. Nawa, tanggapin natin ito wholeheartedly. At ma-realize natin na kaya mo pa. Kaya pa natin. At mas maganda pa rin yung hindi tayo umaasa sa iba. For again, 1 Thessalonians chapter 4, 11 to 12 says, and I read, and to make it your ambition to lead a quiet life, you should mind your own business and work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody. Minsan pa po tayo manalangin bago po tayo makapakinig ng sharing sa atin ng isang OFW. Matuto tayo sa kung paano siya naging OFW. Ano yung mga lessons na tutunan niya bilang isang OFW, mga struggles at paano niya nalampasan yan. Bago natin pakinggan yung mag-share sa atin today, mag-pray po tayo muli. Lalo na concerning sa ating natutunan na pakinggan today. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa patnubay ni Kuya para sa araw na ito. At nagpapaalala po sa amin na hindi kami dapat umaasa sa iba. Na mabuhay kaming hindi umaasa sa iba. Patawarin niyo po kami, Panginoon, if in the past, ganyan kami nabuhay. Patawarin niyo po kami, even if right now, naririnig namin ito, rini-resist namin ito, at baka nasasaktan pa kami, at na-offend. Patawarin niyo po kami, Panginoon, pero talaga namang tama na hindi dapat kami mabuhay na umaasa kung kani-kanino para sa mga plano namin, lalo na pag may gastusin na involved. Ngunit tulungan at turuan niyo po ang bawat isa pong nakikinig at nanonood ngayon. Sila may nasa Pilipinas, sila may mga kamag-anak na OFW o citizens in other countries. Sila may mga OFW mismo at mga citizens in other countries. May we all learn from this simple reminder that we heard today dito sa servisyong OFW sa aming patnubay ni Kuya na huwag kaming umasa sa iba. Lord, we want to live a respectful life. Gusto po namin na kami ginagalang ng aming kapwa dahil nabubuhay po kami ng maayos. Tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami, Panginoon. Paano kami, ang bawat isa po sa amin na present today, mabuhay ng maayos. Lord, we pray that you bless everyone who's listening and watching right now. And even as we continue with our program for today, and as we do a sharing, Lord, sa makakasama po namin ngayon na mag-share sa amin kung paano siya naging OFW, ano yung mga naging lessons niya bilang OFW, paano niya nalampasan yung mga struggles sa OFW, I pray, Lord, that you may bless our conversation today as we pray in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa lahat po ng present dito po sa servisyong OFW sa FEBC Radio. Salamat po sa lahat ng mga nasa Europe, sa Middle East, sa North Africa, sa Asia, sa Australia, sa North America, sa Cavite, Metro Manila, and all other provinces in the Philippines, pati na rin yung mga seaman po natin na nasa mga cruise ships, cargo ships, sa iba't ibang mga karagatan sa mundo. Nanonood nito ng live. Thank you for joining us today sa iba't ibang mga social media platforms. Ako po muli si Pastor Roman Guevara ng Rise Up Ministries. Naka-base po tayo sa Dubai, United Arab Emirates. Ngunit sa kasalukuyan, as this video is being aired, tayo po nasa Pilipinas. Samahan niyo po ako every second Friday of the month. Samahan niyo po ako every second Friday of the month dito sa Region OFW, sa FEBC Radio, sa TZS, as we go to different parts of the world.
whether ito eh kung saan kami nakabase sa Middle East, sa mga bansa dun sa Middle East, at sa iba't iba pang mga bansa. And for today, kasama po natin na mag-share po sa atin ang kanyang mga experiences bilang isang OFW, si Kuya Benj Galang. Kasama po natin ngayon na mag-share po sa atin ang kanyang mga experiences bilang isang OFW, si Kuya Benj Galang. Hello, Kuya Benj! Hello, hello. Maraming po salamat sa pag-ibay sa Pastor Roman. Magandang araw po sa lahat. Bumati ka naman, Kuya Ben, sa lahat ng mga gusto mong batiin. Simulan mo siguro sa family members mo, di ba? At saka kung sino pa na nasa listahan mo na nais mong batiin. Okay, well, maraming po salamat. Welcome po at binabati ko lahat ng aking pamilya mula sa aking mga anak, si Stacy, Jam, Chichi, at sa aking mga kapatid sa Tundo, sa Amerika at sa Cambodia, at binabati ko po kayo lahat dyan, pati po ang aking mga ka-rise up na nandun all over the world. Welcome po dito sa Servisyon OFW. Thank you, Kuya Bench, at sa lahat sa mga binati mo, eh hello din sa kanila. Pagbibilangin mo, ilang taon ka ng OFW? Mula nung unang beses kang nakalabas sa bansa, at hanggang sa kasalukuyan, ilang taon na? Bali, 2 years sa Saudi, tapos 13 years sa Dubai. So, total of 15 po. 15 years for being OFW. And then, isama mo na pati yun sa Japan din. Opo, diba, may Japan? Mayroong isang taon sa Japan. So, 16. Ayan. So, 16 years. So, nakapagtrabaho sa Saudi. Opo. And then, matagal-tagal sa Dubai, UAE, kung sa doon tayo nagkakilala. Yes, and then, of course, now in Japan. Although, ngayon, throughout the pandemic na trap ka sa Pilipinas, di ba? Pero pabalik ka na sa Japan ulit. Tama, no? Yes po, nag-aantay na po kami ng visa. Hopefully, by this month or next month, makabalik po kami sa Japan. Nadudun ka na rin. Eh, bago ka naging OFW, ano-ano ba ang mga naging trabaho mo muna? Bago ka naging OFW? Bago po ako makalis papuntang Saudi, working student po ako sa McDonald's. Doon natrabaho okay. Po ako sa McDonald's, sa Murayta, sa Tutuban, sa Recto, and even Greenville. Tulad ng marami sa mga restaurants, nagsimula ka muna dyan sa McDonald's. Ano yung mga naging trabaho mo doon, if you can recall, yung mga unang mo naging trabaho sa working student? Unang sabak po, boxing. So, ibig sabihin po, hugasan mo lahat doon. Yung mga tray, yung mga stainless na malalaki dyan, lahat po. So, nagulat din ako na ganun pala. Akala ko madali lang kasi idol ko si Richard Gomez Tagtabaw siya ng McDonald's Kaya doon ako napunta. So, mahirap talaga. Totoo yan, yun ang kwento ni Richard Gomez. Tapos kung siya naging artista mula sa McDonald's, iniisip mo rin siguro yun din ang patutunguhan mo. Sayang. Oo. Oo. Eh, hindi naman lahat ng nag-McDonald's nag-artista. Yun. Meron din namang naging lingkod ng Diyos katulad mo, di ba? So, from McDonald's, saan ka pa nagtrabaho? Opo. Sa Pilipinas. McDonald's lang po talaga ang trabaho. Kaya lang, nung nagba-McDo po ako, naging batang ama Nakabuntis po agad ako So, naging ama agad. So, kailangan mo magtrabaho. Ilan taon nung ama ka? 18 years old po ako nung nagkaroon ako ng anak Hindi naman pala masyadong bata. Kaya lalo kang nagkaroon ng urgency na magtrabaho pa, no? Yes po. Kaya po ako, since yung kapatid ko nagwo-work sa McDonald's Saudi, so yun, nagkaroon ako ng idea, siguro kailangan ko na munang umalis para sa pamilya rin. So, yun po nag-joke sa akin para makuha naman sa Saudi. Like many OFWs, yun yung naging rason, yun naging motivation mo. Kaya gusto mo mag ibang bansa. In your case, kasi nga, naging batang ama ka para dun sa anak mo. At siguro nung time na yun, yung akala mong magiging pamilya mo nung mga panahon na yun, siguro, no? Mga ganun siguro yung iniisip mo. So, how old were you when you decided na mag-OFW ka na? Magti-21 po ako noon. Magti-21 ako. Pag-iisipin, ngayon ang bata noon, para maging OFW ng 21. Although I've met
I've met those na no mga 18, 19 na nakakapunta nga sa Middle East din. Can you still remember paano ka nag-apply para maging OFW? By the way, hindi po namin sponsor ang McDonald's. Nagkataon lamang sinimulan niya. Pero kung future gusto mag-sponsor ng McDonald's, nasa sa inyo na rin. Pero paano ka nakapag-start? So yung po no, binigay po sa akin ng brother ko yung agency sa Ermita kung saan siya yung tumulong sa kanya para makaalis. So kinumpleto ko po yung requirements para makaalis po agad kasi para gusto ko talaga makaalis kasi nga napakahirap ng isustay mo yung o mag-provide sa pamilya ng ganun kalaki lang ang kinikita mo eh. Tapos nabukod kami ng bahay na empty. As in, wala pong laman ng bahay namin. Yung upuan po namin, tropilo lang, walang ref, walang TV. So, yun po talaga nagkaroon sa akin para kailangan kong, hindi ko kayang mabigay ang magandang bahay o buhay para sa anak kung nandito lang ako. Kaya yun nasa isip ko, kumpletohin ko man lang ang mga gamit ko sa bahay, kailangan kong umalis. So, ganun po ang ginawa ko sa apply. Tapos, in 2 months po, naka-arrest naman po agad ako. Isipin mo nagsimula with yung syempre naging batang ama ka, so paano yung needs nung anak mo at saka nung pamilya mo at the time, and then also looking at yung tinitiran yung bahay nun, yung walang laman. At totoo naman yan, marami talaga ganun din talaga nagsimula, no? Pag bagong pamilya, walang laman, pero iniisip mo yun, makumpleto mo man lang yung ano yung pinaka basic na need ng isang family, siguro refrigerator, television, oven, aircon, stuff like that, ano, di ba? Yes, and in your case, ginaid ka nung nauna mong kamag-anak sa Saudi Arabia para pumunta sa isang agency sa Ermita. Okay. Hanggang sa kasalukuyan, ganyan pa rin naman may mga ganyan pa rin. May mga nauna syempre ng mga kamag-anak, tapos pwedeng sa pamagitan ng mga agencies na ganyan. Yun nga lang, lalo na sa panahon na to, mag-check sa sa OEA o sa legitimate na mga government agencies involved with this para matiyak. If I'm not mistaken, alam ko na-create na yung Department for OFWs. Hindi ko pa lang sure kung nasa anong stage na yung Department for OFWs in this new administration . Pero nung panahon natin, nung ganyang kaaga, iba sa POEA i-check mo kung legitimate yung agency. And in your case, in 2 months time, basta nakumpleto mo na yung requirements, may binayad kang placement fee nung time na yun? Wala po. Bali yung medical lang po ang sagot namin. You need to provide po your medical fees lang. Yun lang po. Tapos, nung nakarating ka doon, in 2 months time, may salary deduction ba yun? Wala po eh. Wala ka natatandaan, ha? Wala po. Oo. Buti sa'yo, ganun yung setup. Kasi yung iba, ang alam ko, pag walang binayad, sa agency, medical lang. Pero pagdating dun, dinideduct dun sa initial salary nila. So in your case, hindi ganun yung naalala mo. No? Wala po, pero mababa yung sweldo. Siguro dun nila kinuha. So bawas ang sweldo. Pwede rin. Kasi there was a time na iba yung kontratang pinipirman sa Pilipinas, tapos iba yung kontrata na nandoon sa lugar na yun. I-double check natin kung yan ay ganun pa rin as of this time. Pero sa pagkakaintindi ko, even before the pandemic, may ganun pa rin. Iba yung kontratang pinipirman dito, yun yung akala mong tatanggapin mo, tapos iba rin yung tinatanggap mo doon. But then of course, Saudi Arabia is known na mababa sahod talaga dyan dahil mababa ang cost of living sa Saudi Arabia nung araw. Nung araw. Kaya ko compare sa cost of living in Dubai for instance na mas mataas, kaya mas mataas ang sahod. How was it nung ka? Unang-unang OFW tapos Saudi pa, batang-bata ka. Ano maalala mo? Pag kalapag po pa lang po ng aeroplano, pagpunta dun sa accommodation namin, iyak na po. Iyak agad? Okay. Bakit? December po yun, December 14 . December 14 ako nakarating dun . So magpapas ko, sobrang lungkot at ganun pala yung ganun pala yung Saudi. Nakakatakot, tapos makakarinig ka pa ng mga sala na hindi ka familiar pa, matatakot ka. Salan, maring familiar. Yung mga prayer nila . So yun po, nashock ako. At yun nga, wala kang ways para makausap yung pamilya mo.
dahil po, ano na, telephone booth lang po yun eh. Siyempre, wala ka pa namang pera nun. So, magtitiis ka talaga na umiyak na lang sa kwarto mo. At antayin yung tawag sa'yo kung kailan ka mag-start mag-work. So, yung mahirap po nun, yung mga kasama ko nakapag-start na, ako hindi pa. So, ako na iniwan sa kwarto, iyak lang ng iyak. Oo. Ba't ba naman na-tsyempong December pa talaga dating mo dun, ano? Now, for the benefit ng mga viewers, listeners and viewers natin sa iba't ibang platforms, kasi ang Saudi ngayon, modern na eh. Mas modern na ngayon kumpara noon. Nalilito siguro sila kasi batang-bata ang itsura mo. Hindi nila alam na 1975 pa yung pinag-uusapan natin. 1990s. Yung voice tape pa, tsaka time na makasulat, voice tape. Yung pa po 90s naman yata. 90s naman siguro yan. Kasi kung ano ka, kung mga ilang taong ka niyan, 21. Okay. So mga ano naman yan, siguro mga 98 mga ganun, di ba? Oo. Baka nalilito sila kasi batang-bata ang itsura mo. Nagmumurang is, di ba? Eh, akala ko. Hindi po, 90 na, mga 1997, 98. 1998 po. Oo. At noong time na yun, talaga namang maigpit ang Saudi Arabia. Ngayon, medyo maluwag-luwag na eh, compared before. Pero yan, yung mga late 90s, maigpit din talaga dyan. And you spent how many years there? 2 years, right? 2 years? 2 years lang po. Isang contract lang po. Dahil mahirap po talaga. Isang kontrata lang talagang kompleto yung bilang crew sa bahay. Win ako. Oo. Bilang crew ng McDonald's. At balik, nung natapos? Balik, nung nag-start ako doon na service crew, tapos after 2 months, merong position para sa marketing. So, yung nga, na-promote naman po ako. So, kaya medyo tumaas yung sweldo. Kaya mas nakatulong po. Mm-hmm. Pero hindi mo na nga tinapos yung, ano, yung, hindi ka nagtagal dun sa Saudi Arabia. I mean, tinapos mo lang yung kontrata. Yung kontrata na po. Ka na sa Pilipinas. O, paano ka naman napunta sa Dubai? Bali, pag-uwi ko noon, ang nangyari kasi, na kompleto yung bahay, nasira pamilya. Ano na naman yan? Classic typical yan. Typical ng buhay RFW eh. Nabili yung mga kailangan sa bahay na pinangarap mo, pero yun nga. Nasira po pamilya. Huwag na natin na lang dapat sisihin. Ha? Mamaya na lang yan sa dulo-dulo. Mamaya na lang natin balikan yan. Pero nangyayari yan. Nangyayari talaga yan. Na kumita ka ng pera pero nasira pamilya. O paano ka napunta Dubai? Paano naman Dubai? So after nung Saudi, nakapagtrabaho po ako sa SNR ng 6 years. So okay na sana, wala nang balak bumalik, kaya lang nagpalit ng management, syempre medyo nabuwasan yung sweldo. Kaya balak po ulit na makaalis. So nag-Dubai po ako ng year 2006 as a tourist visa lang po. Doon po nagsimula yun. Apply lang tourist visa. Paano ka nagkaroon ng tourist visa na yun? Isa sa paraan yan eh. Isa sa paraan. Kung paano nung una ka nag-abroad nung 97-98 via agency, yung pag-Dubai na nung 2006, hindi pa masyado uso yan eh. Nauso lang yan dahil nagka-pelikula nung Dubai eh. Ano ba nauna yung pag-Dubai mo, yung pelikula ni Aga o ni John Lloyd? Yung kay Aga po nauna. Ah, so isa ka dun. Kasi totoo yun. After nung pelikula ni Aga Mulak, ni John Lloyd at ni Claudine, nakilala yung Dubai at biglang dumami yung mga nag-Dubai noong 2006. Kasi nga prior to 2006, ang kilala lang ng mga Pilipino, karamihan, na Middle East, pag sa Saudi. Yun lang talaga yung kilala. So isa ka pala sa nadali nila Aga Mulak. At paano ka nagka-tourist visa? Kasi isa yun sa paraan eh. Yung iba hindi agency, nagtuturist visa muna. Paano ka nagkaroon nun? Bali, yung kaibigan po namin na nandun na, na nag-work sa Dubai, siya yung nagbigay sa amin ng listahan na dapat kunin, at siya yung tumulong para makakuha kami ng tourist visa. Pero medyo pricey rin. Kasi ang siningil sa amin, 60,000 eh. Nung so, time na yun, napakamahal nun. Opo, kaya yun. At right now,
Right now, may gumagawa pa rin yan. May gumagawa pa rin yan. Pero ako personally, na naka-base na ngayon sa Dubai, tayo na matagal na dyan sa Dubai UAE, hindi natin ini-encourage yun eh, na anymore, no? May mga gumagawa dyan. Marami tayong kilala dun talaga nagsimula. May kakilala dun sa Dubai, bibilan ng tourist visa, ipapadala sa'yo. In this particular case, na budol-budol ka pa, hindi pa nga lang budol-budol ang tawag dun, pero nabudol-budol ka, masyadong mahal. Hindi naman ganun yung pinagkakitaan ka din, in other words. Plus, dahil nasanay na rin ng Philippine immigration dyan, pinahihirapan na nila yung umaalis sa Pilipinas na yun lang ang bit-bit, yung tourist visa. Kadalasan, alam na nila, pag meron yung tourist visa to Dubai, tapos walang trabaho sa Pilipinas, ay maghahanap lang ng trabaho yun. Kaya, hindi ko na matandaan anong year nagsimula yan na pinahirapan na nila ino-upload yung mga may plane ticket na, may tourist visa na, may papeles na, pero pag natantyan ng immigration official sa Pilipinas, ha, na kung mag-a-apply na trabaho ito, ino-upload. Kayo ba nung time na yon may ganun na? May na-upload na ba noon, 2006? Maluwag pa po nung time na yon. Mabilis na. Wala naman siyang higpit doon sa immigration. Talagang dire-diretso lang po. Ako, una ako nakapunta sa Dubai 2009. Medyo maluwag-luwag pa rin nung 2009. Pero yung sumunod ng taon, yung 2010, nakita ko na humirap na nang humirap. Hindi na lang yung pagpunta sa Dubai, pati na rin yung magtuturist visas papuntang Southeast Asia, like Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand. Nakikita mo, naririnig mo eh, dun sa mga ano. Na-upload, pinag-aantay ng matagal. Yung iba, pagkatapos pag-antayin ng matagal, eh, pinasasakay din naman. Pero meron talaga, talagang hindi eh. No? Talagang hindi. Kaya nga, sa iba na tinatanong tayo, eh, pwede bang gawin yun? Eh, dinidiscourage ko na kung talaga ang objective mo mag-apply ng trabaho, eh, pumunta na lang sa mga legitimate agencies dito sa Pilipinas. Tama ko. Pumunta na lang doon sa mga legitimate agencies dito sa Pilipinas. Pero ngayon, kung ikay talagang turista lang, magbabakasyon ka lang naman talaga, eh, di okay na yun, yung tourist visa na yun. Yun nga lang lagi, kailangan mapoprovide mo doon sa immigration yung proof na babalik ka talaga sa Pilipinas. Na doon ka lang talaga, ano, pupunta ka lang doon kasi magtuturist ka lang saglit, which includes besides the visa, the plane ticket, either the hotel accommodation and or house where you will stay, possibly even showing ano na yung mga bibisitahin mo doon. At minsan, I don't know, pati tatanungin ka rin yata kung may trabaho ka dito sa Pilipinas. Eh, nagkakaproblema yung walang trabaho sa Pilipinas. Ibig sabihin, walang dahilan para bumalik. Pero nung nag-tourist visa ka noong 2006, gaano katagal para makahanap ka ng trabaho? Yung nga po kasi, ang problem sa amin, meron kami 2 months na libre sa bahay, tsaka may work na agad. Pero wala naman natuloy doon. So wala rin. No? So matutuluyan muna bed space, sa sariling kayod din sa pag-send ng CV through email tsaka walk-in. Ano, nadali ka nga talaga. Kasama na dapat sa package nung 60,000 pesos na yun noon, di ba? But it took you how long to get a job? It took you how long to get a job? Sa akin po, ano lang eh. Inaman naman po, nakakuha ko ng trabaho agad tsaka may mga part-time. So madali lang para sa akin nakakuha ng trabaho. Kasi if I recall na, between 2006 to 2008, yan yung panahon na marami talagang trabaho sa Dubai nun. Opo. No? Marami talagang trabaho nun 2006 to 2008. And from 2006 up to hanggang kailan ka nasa Dubai? 2019. No? Ilang taon mo talaga dyan, lampas isang dekada. Eh, ano-ano yung mga naging trabaho mo? Yung una ko pong work doon sales executive ng mga MP3 tsaka mga computer products. So ano lang din po ako noon, isang kontrata lang din po ako. Bumalik po uli ako, nakakuha ng trabaho doon sa isang company, ngayong IT company na naging trabaho ko for 9 years na dire-diretso. So naswertehan din po ako. So nakadalawang trabaho lang naman po ako doon. So doon ako nagtagal sa 9 years na company. Bilang? Nagsimula ako merchant relation, tapos naging post engineer. Tinrain ako sa mga IT things, pati mga seminars pina-attend sa akin. So, yun na. Kaya na-improve yung ano ko,
at na-promote ng mga position tumaas naman po. When you look back, not bad ah, considering nung nagsimula ka sa Saudi bilang isang crew sa McDonald's, na hindi naman natin minamaliit yun, di ba? Pero yung sabihin, mula sa naguhugas ka lang ng mga plato, naguhugas ka lang ng mga, di ba, sa McDo, sa Pilipinas. Oo, ng mga tray. And then later on, eh, napasok ang IT, eh, not bad na rin, ah. Which really shows to you na pag nagsumikap at saka nagtiyaga, eh, pwedeng may marating din talaga ang isang OFW. No, pwede talaga. And I'm really proud of you because you're one example ng ganun, di ba? But pag pinagsama-sama mo yung naging karanasan mo sa Saudi Arabia, dyan sa Dubai UAE, and then ngayon, nag-Japan ka na at pabalik na ulit sa Japan, ano-ano yung masasabi mong top three na life lessons na natutunan mo? Ano yung mga top three na mga life lessons na natutunan mo bilang isang OFW? Kanina may nabanggit ka na une, yung nagkaroon ng mga gamit sa bahay pero nasira naman yung pamilya. Diba? Ano yung lesson doon? Siguro yun ang pwedeng unang lesson para in connection na doon sa mga nauna mong na-share. Bakit nga ba nasira yung pamilya? Yung nga po, ang natutunan ko po doon, nung una siguro, bago ako umalis, yun ang gusto ko talaga eh, para sa pamilya. Pero pag ikaw nakahawa ka na ng pera at nabarkada ka sa mali, mawawala ka eh, maliligaw ka eh. Kasi nga, nung nasa Saudi ko nga po ako, yung laman ng locker ko, alak ko eh. So, araw-araw ang inom, talagang nawala po ako. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko. Isipin mo, Benj, even at that time, ang Saudi Arabia mahigpit sa alak. Paano ka nagkakaalak sa Saudi Arabia? May mga contacts po na nagdi-deliver, kaya nakakakuha po. Nidi-deliver. So, yun po. Bawal dun eh, di ba? Opo. Yung sadiki lang po, ininom sadiki. Yung yes, alak lang po nila dun. Sa pagbibisyo mo, isang bagay yun kung ba't nag-contribute sa nasira pamilya. At naging, ano ka ba, malakas na manginginom ka rin ba talaga? Oh, doon po sa Saudi, talagang halos araw-araw, minsan papasok ka, lasing ka pa, sumusuka ka, ganun. So, ganun naging buhay doon eh. Just parang, hindi ko naging priority na rin ng pamilya. Parang nawala ako sa direction ko. Dahil, naging selfish, masasabi ka naging selfish ako kasi nakahawak na ng pera at nag-enjoy kahit sa inuman lang sa barkada. So yun, parang ang lakas ng loob ko na kapag-iwalay agad. Dahil nakahawak eh. Namali ng direction po talaga. Oo. And then, ano pa? Ang natutunan mo sa pagiging isang OFW bukod sa bisyo, yung tukol na, nahiwalay ka na doon sa asawa mo. So, ano ba? Nakipagrelasyon ka rin ba kung kanino din yan? Opo, may pangalawa po, may pangatlo, may pang-apat eh. Isa pa yun, di ba? So, bisyo, babae. Opo. Oo. Doon po lumala eh, sa Dubai eh. Kasi sa Dubai, sobrang open eh. So, lahat nandun na eh. Napakadali sa lahat. Alak, babae, good time, nandyan na eh. Talagang, mas lalo ako naligaw eh. At nasabi ko, Naligaw na, lalo pa. Nawala po direksyon ko, although nakakapagpadala ko. Ligaw na ligaw ka na talaga. Opo, so, sobra. Kaya alam niyo po yun na kahit nakakapagpadala ka, parang wala lang, basta ako papadala. Yung cycle ng buhay mo, trabaho, padala, nandun ka lang sa loop na yon, walang direksyon eh. Wala ka maiipon eh. Kaya yun po natutunan ko. Tapos, nandiyan pa yung lumaki sweldo mo, na-operan ka ng credit card, loan dito, shopping doon kahit di kailangan, bumiling sapatos. Minsan, inaman, bibili ako 5 sapatos. So yun, naging selfish nga. Kasi nga lumaki rin kami sa hirap. Nung naalala ko, nung bata ako eh, pag nakakita ako ng Jordan shoes, sinusundan ko pa po eh. Kasi hindi namin kayang bilhin eh. Ang mahal ng Jordan shoes, di ba kahit noon, nung palang alam ko, para mga 6,000, 7,000 o 8,000 pesos na yun eh. Di ba? Ngayon, pera ka na, may credit card ka na. Bili na, kaskas na dito, kaskas dun. So yun, dumami sapatos pero dalawa lang naman ang paa, hindi mo alam saan dadalhin. So dun din po ako na lalagaw na naman, na medyo na nalayo ng konti sa alak,
nabisyo naman sa pagiging gastador. So nabaon na, din, nabaon na, nabaon pa. Opo, may mga may time po nung mag-exit ako, naharang po ako sa airport, pa-exit ako ng Qatar. Naharang ako at kinuha yung passport ko, sabi nga. Bakit? Ba't naharang? Sa loan po, meron pong kaso sa loan na hindi nababayaran. Ikaw so, ba? Ikaw ba nakulong dahil doon? Sa bisyo rin po kasi pag umuwi po ako, inuman, nagbabar kami, kasi gagamitin yung credit card ko. Ganun po. Ibig ikaw ba nakulong ka dahil sa ano sa credit card o sa loan? Nakulong ka rin ba? Hindi naman po, bali na hold lang ako sa airport, tapos sabi punta ako sa police station, daling ko lang yung penalty na kailangan kong bayaran. Tapos, nung nandun ako sa police station, lahat na magbabayad, ikukulong muna, pero parang pipila lang kayo sa loob ng selda eh. Para bayaran nyo sa machine eh, kung ano dapat nyo bayar. Pero hindi yun talagang kulong. So, ganun lang po. Kasi meron talagang mga nakukulong pa, di ba? Nakukulong minsan ilang araw, minsan isang buwan, mabunoy yung dahil nga sa pagkabaon dyan sa credit card. Naku, yan pa lang ang topic, kulang na yung isang oras dito sa servisyong OFW kasi napakarami talaga niyan. Minsan, di mo aakalain, mga balot na balot ng mga ginto sa katawan. Eh yan nga, mga naka Nike shoes at kung ano-ano pa. Pero mga veterano sa kulungan, especially sa Middle East, di ba? Hindi naku. Pero, diba? What turned your life around? Paanong nabago ang lahat, 'di ba? Kasi lesson 1, 'di ba? Talagang pag nagbibisyo, nako maliligaw ang landas mo. Lesson 2, pag halimbawa yan ng pambabae din, pambababae, maliligaw lalo ang landas mo diyan. Marami nasira dahil sa love life. And lesson number 3, yung pagiging gastador, di ba? Yung nakaka-tempting. Minsan maliit, malaki sahod, nagkaka-credit card, nagkaka-loans, and so on. But what turned things around in your life? Paano na bago for the better yung buhay mo? So yun nga po, no? Meron akong isang classmate sa Dubai na ini-invite ako to attend nga Rise Up Church. Almost 1 year din niya ako ini-invite eh, through text, pero siyempre, wala pa akong ano, hindi ko gusto ko kasi nga mas nag-i-enjoy ako sa mga ginagawa kong pag-inom at pag-aalis. Pero one time, pumunta ako sa bilihan ng alak. Sabi ko, daan ako na nga. Ganun din naman. Madadaaran ko rin naman eh. Tapos, yun po. Naka-shorts lang ako, naka-backpack. Umatend ako. Pero after nung isang attending, talagang hinipo ako ng Panginoon. At hindi ko rin alam kung ano nangyari sa akin. As in, nawala po lahat kasi. Hindi ko na hinahanap yung pag-inom ng alak. Yung mismong bibig ko po na laking tondo na puro mura, bigla pong nawala eh. Kaya, so yun nga, laking tondo ka nga rin pala, no? Opo. At saka hindi natin nakikita sa screen, pwede bang pakita mo rin yung ilan sa mga tattoo mo dyan sa katawan na bunga ng pagiging isang, diba, mula sa tondo at sa ibang bansa, ayan. Pero palamura din, diba? Sobra po, bawat salita may mura po. Oo, binago ng Panginoon, nakakilala ka. Hindi ko talaga na-explain. Yung isang preaching lang po eh, yung first meeting namin ni Pastor Roman, yung nga, yung picture, may picture pa nga, pero yung unang picture na yun, nasundan na po ng marami-rami pang picture. So, every Friday na po ako umaattend dun, na hindi na hinahanap ng katawan ko yung alak, at mas gusto ko na i-involve ako sa ministry. Yun po ang hinanap ko eh. At syempre, natuwa yung mga kapatid ko. Sabi nga ng mga kapatid ko, unang atento pa lang, yun daw yung mga the best decision ever na nagawa ko sa buhay ko. Kasi nga, naging pabigat po ako sa kanila eh. Sa maraming bagay. So, nung nakita nila ako, umaattend na ako, nagiging active na ako sa church, so ba silang blessed? At hinipo ako ng Panginoon. At ang hirap po ma-explain kung paano na-turn around ang buhay ko. Kahit po, marami pa rin pong problema. Kasi nga, no, nung naging active ako sa ministry, sa Rise Up Church po, doon naman po ako nawala ng trabaho. Yung stable company namin for 9 years, nagsarado po. Kaya doon po agad nasubok po yung faith ko. Na talagang kailangan, hindi lang pag meron ka, magsiserve kayo. Kahit wala, kailangan magpatuloy ka.
kahit may sakit ka pa nga, kasi minsan inaatake ako ng rayuma ko dahil din sa mga nagawa ko dati ng pagkain, sa pag-inom. Consequence ito, bisyo mo nung araw. Opo, naglalabasan po. So, hindi rin naging hindrance sa akin yun para magpatuloy. Kahit iika-ika ako, kailangan kong sumayaw for Lord, for the Lord, no? Naging tambourine dancer din po ako sa Light Church. Eh. So, doon pa lang po, talagang from, sabi nga, no? From dilim na liwanagan at napunta ko sa liwanag. At ito talaga yung direction na hinahanap ko po eh. Na hindi ko nakita sa ilang taon ko sa pagiging OFW. Nasa Dubai pa lang po ako, nalaman ko na nasa tamang lugar ako, nasa tamang tao akong kasama. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon at patuloy niya akong tinatanggap kahit alam ko hindi ako worthy sa lahat ng bagay na nagawa ko, sa lahat ng mga babae na nasaktan ko, sa lahat ng mga bata na nasaktan ko. Pwede pa pala, pwede pa at tatanggapin ka ng Panginoon ng buong kamay niya at yayakapin ka na anak, dito ka at gagamitin kita. Kaya nagpapasalamat din po talaga ako at even po kay Pastor Roman na talaga naging guide ko sa aking journey sa Christian life. Nasimula 2017 pa nung nakilala ko siya, hindi niya ako binitawan at talagang i-guide niya ako sa tamang landas. Kaya I give glory to God. Alam ko hindi pa po natatapos dito ang pagiging OFW ko at magiging kapartner ko po talaga ang Rise Up Ministry si Pastor Roman. At alam ko napakalaking tulong ito sa pamilya ko at sa aking sarili na bilang isang Kristiyano po. Kung dati, OFW, Overseas Filipino Worker, ngayon, pagbalik mo na ng Japan, sa Japan ka na ngayon tutungo, eh isa ka ng Overseas Filipino Witness, di ba? Isa ka ng Overseas Filipino Witness, hindi na lang mag-work abroad, but will bring the gospel message of Jesus Christ, hindi lang sa Pilipino, pati sa iba't ibang mga lahi. Thank you, Kuya Ben, for joining Sir Bisyong OFW today. Salamat sa iyong pag-join at sa iyong sharing. Marami kaming natutunan. Thank you, Kuya Bench. Thank you po. Thank you po. God bless. Thank you po. Thank you so much. Mag-pray po tayo. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa napakagandang sharing namin ni Kuya Bench sa Bisyong OFW. Kung paanong marami mang nangyari sa buhay niya bilang isang OFW, pero sa pagiging OFW rin, nakakilala siya sa inyo bilang Panginoon, tagapagligtas. At ngayon mula Saudi, Dubai, siya Panginoon na ipapunta na ng Japan. We pray for your blessings on him and his family as he goes there, not just as an overseas Filipino worker, but now as an overseas Filipino witness. I pray Lord, that you bless everyone who's listening and watching today sa aming pong programa. I pray Lord, that you bless everyone who's listening and watching today sa Europe, sa Middle East, sa North Africa, sa Asia, sa Australia, sa North America, sa Cavite, Metro Manila, and all other provinces of the Philippines, and even those among mga seaman sa cruise ships and cargo ships. May you bless everyone physically, mentally, emotionally, spiritually, even financially as we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Pastor Roman Guevara ng Rise Up Ministries. Kung maaari, kindly like our FB page, yung Rise Up Ministries FB page. Follow us on Instagram sa Rise Up Ministries IG and subscribe sa aming Rise Up Ministries YouTube channel. Nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. Lagi po kayong umaten dito sa Zedbisyong OFW at sa mga programa po natin sa FEBC sa 702-DZAS. And always remember, nasa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay, through all our trials, testings, and challenges in life, by God's grace, by the power of His Holy Spirit, in Jesus' name, we will overcome, and yes, we will rise up. God bless you all! Hi! Ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW!